Guys, simpleng tips lang naman to para yung power bank nyo ay hindi agad masira or tumagal. Kasi sa akin guys, talagang nagtatagal yung gamit. Lalo na power bank, umabot sa akin ng taon. Ito nga eh, kahit ang pangit na ng itsura, magdadalawang taon na to, okay na okay pa naman. Inayos ko lang kasi to, binuksan ko. Na-order ko sa Lazada, eh, may defect pala, hindi gumagana. Binuksan ko na lang, inayos ko. Para makasiguro kayo na hindi agad masisira yung power bank nyo. Pag nalobat na yung power bank nyo, huwag nyong i-charge na palaging naka full charge. Okay lang kahit umabot na dyan sa pang-apat na light indicator nya, pwede nyo nang tanggalin yung charger. Or kung digital naman yan, di huwag nyo nang paabutin ng 100%. Kahit 80%, 90%, pwede na yun. Tapos, huwag nyong paabutin ng 0% or yung lubatin talaga. Yung tipong nagbi-blink-blink na lang, tsaka nyo i-charge. Diba? Kung digital, hanggang 20%, di i-charge nyo na para safe, diba? Kasi pag naubos yan, talagang nasaid, baka hindi na mag-charge yung power bank nyo. Tapos, ang tip number 2, kapag hindi nyo gagamitin yung power bank nyo, i-charge nyo guys. I-full charge nyo. Halimbawa, 2 buwan, 1 buwan, itatago nyo lang. Kailangan, may charge yan. Tapos, tip number 3, ilagay nyo sa safe. Huwag nyong ilagay sa mainit na lugar na temperatura or sa malamig. Kailangan yung ano lang, normal. Kasi pag nilagay nyo yan guys sa mainit na temperatura, may tendency na sumabog yan. Pag na-expose sa init, diba? Pag sa malamig naman, yung capacity niyan magde-degrade. Kasi hindi siya pwede doon sa ganung temperatura. Kailangan sa normal lang. Tapos, tip number 4. Kung ano lang yung naka-indicate dyan na yung input tulad niyan, di ba? 5 volts, 2.1 ampere. Yun yung mas magandang gamitin yung charger. Huwag kayong gagamit ng ano, napakataas ng ampere. Or napakababa. Kasi kung halimbawa napakababa ng ampere niyan, tulad nito, 5 volts, 2.1 ampere yung kailangan nito sa pag-charge ng power bank. Kung gagamitan mo yan ng 1 ampere lang, mag-iinit yung charger, tapos ang tagal i-charge ng power bank. So for safety na din, para hindi mag-cause ng sunog, di gamitin nyo yung tama. Gamitin nyo yung naka-indicate na yung sa input niya, yung charger. Tapos yung panglima guys, alam naman natin na ang power bank, kahit sabihin natin 10,000 mAh yan, yung capacity niya hindi talaga 10,000. Kasi may loss na yan. May conversion kasi guys na nangyayari. Yung battery nito sa loob, 3.7 yan. Ngayon, kino-convert yan para maging 5 volts. Kaya may piyesa yan sa loob, diba? Para makapag-charge ng cellphone or any gadgets na pwede. Kaya ganun yung capacity niya. Hindi talaga siya 10,000 mAh. Yung 20,000 mAh naman, ang capacity nun, nasa 60 to 80% lang. Maaring 16,000 mAh na lang yun or 18,000, ganun. Ganun din sa 10,000 mAh. Nababawasan yan. So, ito, possible to. Nasa 6,000 mAh lang to. To 8,000 mAh. Depende kasi yan guys sa brand. At sa battery na ginamit. Kaya para mas tumagal yung lifespan, hindi agad maubos yun, hindi agad magbawas na magbawas, i-maintain nyo yung charging na kung digital, 40 to 80% lang. Kung hindi naman digital, tulad nito, naka light indicator, diba? Di, charge nyo lang ng ano, pag halimbawa 2 bar na lang yung ilaw, charge nyo na. Pag umabot na sa pang-apat, kahit hindi pa nag-stop yung ilaw niya, pwede mo lang bunutin yung charger. So yun yung pinaka-safe na ginagawa ko at proven and tested talaga, effective. Yilong Cycle Meron, ang power bank. Ang battery ng power bank, nasa 500 to 1,000 cycles lang daw yan. So ibig sabihin guys, kung yung power bank mo, from 0 to 100%, sinyarge mo, tapos nilobat mo naman 100% to 0, isang cycle na yon. Kung araw-araw nagkakaisang cycle ka, sa loob ng isang taon, 365 days, di ba? 365 agad yung nabawas sa cycle ng battery mo, ng power bank. Eh kung 500 cycle lang yan, hindi yung itatagal niyan, mahigit isang taon lang. Kasi sa 500 cycle, bawasan mo ng 365 cycle, 135 na lang yung natitira, di ba?
Eh, yung 135, ilang days lang yon? Mahigit apat na buwan, di ba? Kaya yung iba, yung power bank nila, 20,000 mAh, parang 10,000 mAh na lang. Kasi nga, paubos na yung cycle. Sina-charge ba naman ng 0 hanggang 100% yung power bank, tapos lulubati ng 100% hanggang 0. Ganun yung cycle. Dapat hindi ganun, guys. I-maintain nyo yung 40 to 80% na charging kung digital. Ngayon, paano kung hindi digital yung power bank? So ang gawin mo, pag 2 bar na lang yung ilaw, charge mo na hanggang pang-apat, di ba? Huwag mo nang hintay na mapuno or tumigil. Para safe. Kung digital, di maintain mo na 40 to 80%. Tapos pag halimbawa may lakad ka na kailangan mo talaga ng power bank, di full charge mo. Hindi agad ma-overuse yung power bank na last pag na na maubos yung cycle. So yun lang guys yung tips about sa power bank, yung tamang paraan ng paggamit para hindi agad masira yung power bank nyo. At yan yung ginagawa ko. Tested ko naman, napaka-effective. Yung iba niyan, sinerts ko pa, legit, in-apply ko. Okay na okay yung effect niya. So yun lang guys yung simpleng tips natin para sa video nito. Hopefully, nagustuhan niyo po. Thank you very much and God bless.